Para lang masustain ko yung pangangailangan namin ng parents ko kasi ako yung breadwinner sa family namin. And na-try ko din magtrabaho sa call center. Ayan, so that time kasi naghanap talaga ako ng opportunity. Talagang gusto ko talaga mapagtapos yung sarili ko sa pag-aaral. So talagang self-supporting ako. Ayan, tapos hanggang sa naging freelance model din ako, yun yung last na naging trabaho ko. Doon ko nakilala ang IAM Worldwide. So na-invite ako dito as a usher or model. Tagabigay ako ng award sa mga top earners, including doon si Mentor Marlon Santos. So that time, napaisip ako, sabi ko, grabe, ang daming natutulungan ng company na to. Kaya nag-isip ako, sabi ko, why not, subukan ko. So nung time na yon, nag-isip ako na mag-join din sa IAM Worldwide. To cut the long story short, naging part agad ako ng IAM Worldwide. So, ang nag-invite naman sa akin sa ganitong negosyo is hindi ko kakilala. Kapitbahay ko naman sa Pembo, yung si Mentor Shirley May Cibulan. Sobrang blessing lang din talaga na kasi pag ginawa mo yung business na to, hindi mo siya gagawin mag-isa. Maraming taong tutulong sa'yo. Isa na rin kami doon. Una, yung parents ko. Gusto ko mabigyan sila ng magandang buhay. And nung nagkaroon na tayo ng sariling family, mas lalong lumalim yung reason natin kung bakit kailangan natin i-hit yung mga goals natin. Kasi syempre, pag may sarili ka ng pamilya, ayaw mo nang ma-experience nila yung mga na-experience mo before. Yung mga bagay na hindi mo nakuha before, gusto mo na ma-provide sa sarili mong family. Naalala ko yung family ko, ayoko na maranasan yung hirap na naranasan namin before at yung palipat-lipat ng bahay. Naalala ko na pinapaalis ka na sa inuupahan mong bahay kasi wala na kaming pambayad ng upa noon. So, nung bata ako, ang ginagawa ko lang, nagkocoloring book ako. So, yun lang, dun lang ako nalilibang. Ayan. So, yak ako. Naalala ko siya. Wala kaming kuryente noon. Kaya ang hirap ng buhay namin dati. Kaya sabi ko sa sarili ko, nung nakita ko yung IAM Worldwide, ito yung nakita kong way para mabago yung buhay namin, magkaroon kami ng sariling bahay. Nagpapasalamat ako sa negosyong to kasi sobrang binago yung buhay namin dahil sa IAM Worldwide. Nung ginawa namin yung ganitong business, sobrang massive talaga yung resulta. Hindi namin akalain na in just a matter of 2 years, sobrang yung resulta talaga na ilang taong pagtatrabahuhan sa labas, dito pala makukuha mo in a short period of time. And then, after 12 months doing the business, ito, napatayo na namin yung sarili naming house and lot. Nakakatuwa doon kasi hindi mo na kailangan mangupahan, hindi ka na palalayasin, hindi mo na kailangan na magpa-extend sa landlord. So, dito na-experience namin yung magandang buhay talaga in just 2 years. Tip ko sa lahat ng mga nagsisimula or ginagawa na yung business, tiwala lang kayo sa vision na nakita nyo. Hindi pinakita sa inyo ni Lord yung IAM Worldwide kung hindi to para sa inyo. I am Marlon Bañares Santos. I am Ann Michelle Fariña Santos. And I am Worldwide. Andiyan na ata siya, mens. Wait lang. Oo nga, nawala pa. Hindi pa yata siya. Kasi... Focus. Oo, team focus kasi yung ano niya, name niya. Mens, okay na. Ayan, so mga mentors, andito na pala ang ating top mentor, no? So, mga mentors, ready tayo, ha? Yung mga sinabi natin kanina. Ayan, so hindi ko nang papatagalin. Okay, ang youngest millionaire maker, Emerald Rank, I think 14 million earner, house and lot achiever. Ayan. So, Mentor Marlon Santos. Hello, mens. Hello. Are you guys hearing me? Well, malakas po. Yes, mens. Ayan. Thank you so much, no? Thank you so much for inviting me here, Team Titans Worldwide. And I would like to express my gratitude sa napakalupit niyong mentor, si Mentor Arian and Mentor Michael. No, isa po yan sa mga talagang idol po natin sa negosyo po natin, no? Kung ano man yung mga narating ng team nila, yung team nyo,
at achievements nila, yun po yung goal din natin na makuha sa business na to. So I just want you to kumbaga realize na you are part of the best team in the company and you have the best mentors around. Okay? So ayun po, no. So I believe po iba't ibang bansa po tayo dito, no. Meron po tayong taga New Zealand, meron po tayong mga taga Italy na sabi ni Mentor Aryan na sobrang aga pa po ata diyan. Hello to Mentor Claire. Ayan, isa po sa mga idol at malupet talaga, no. Okay? First OFW na nag-diamond at talaga naman ang lakalaki po ng kinikita ngayon. Okay? So ako po ay naimbitahan ng inyong top mentor to discuss one of the important topic na dapat po natin ma-master sa negosyo na to, which is closing the deal. Okay? Can you type 1 kung sino po dito ang gustong ma-master ang pagko-close ng deal? Ayan, type 1. Ayan, so ayan, dami na si Edith, ayan si Abish. Ayan. Shelu, April, ayan. So, syempre, yan yung gusto natin, no? Yung iba sa inyo, ilang beses na itong narinig, di ba? Pero, syempre, sabi nga, repetition is the mother of all learning, right? So, the more we learn, the more we will earn, okay? So, ito po yung aking PowerPoint slide para mas maintindihan po natin yung pag-uusapan po natin ngayon, training, okay? So, the practical training or closing the deal, okay? Yun po yung ating topic ngayon, okay? Paano ba mag-close ng deal? Si Mentor Marlon, okay? So what is closing? First, what is closing? Closing refers to the achievement of the desired outcome, which may be the exchange of money or the acquiring of a signature. Closing starts from every part of our presentation, okay? So kailangan nating linawin kasi akala po ng iba, ang closing ginagawa pagkatapos na yung presentation, tapos na yung IBP. Well, in fact, ang closing po, the very first time na binuksan mo ang Zoom account mo, nagko-close ka na po ng deal. Okay? But the very first time na pag nagbukas ka ng Zoom account mo, nagko-close ka na po agad doon ng deal. Okay? So, ang closing daw, okay, starts from every part of the presentation, meaning to say, the way you communicate, okay, with your prospect, nag-i-start na po. Okay? Nag-i-start na po yung closing doon. Okay, kung paano ka nakikipag-usap, 'di ba? With respect ba, with professionalism ba, no? Paano ka ayan, wait lang po, meron pong din naka-mute. Ayan. Ayan, I think pwede pong i-mute ay naka-mute all. Ayan, tapos para hindi po naka-allow yung mute. Ayan. Ayan, thank you po, no? Ayan, so para wala po tayong distraction, no? So ayan po, no, ang closing daw po ay every part of the presentation. So ibig sabihin, umpisa pa lang na ini-introduce mo yung sarili mo, nakikipag-usap ka sa client mo, nagko-close ka na doon ng deal. Okay? Tapos yung pagpe-present mo pa lang ng company, 'di ba? Dapat company presentation pa lang yung background ng kumpanya. Kahit short lang 'yon, doon pa lang napapawaw mo na ikausap mo na, "Wow, gusto ko sumali diyan." 'Di ba? Lalo na ngayon, ang lumit ang ating endorser, walang iba kundi si Mr. Rafi Tulpo. 'Di ba? The number one YouTuber sa buong Pilipinas, 'di ba? Sobrang daming followers. I think buong Asia ata siya yung number one. 16 million followers ata siya sa YouTube. Sobrang laki ng influence si Mr. Rafi Tulpo. At saka kilala siya na nagpapasara or alam mo yun, bumabati ko sa mga scam na companies. Di ba siya yung sumbungan ng tao pagdating sa scam na companies? So pag nalaman ng tao na si Rafi Tulpo yung endorser natin, na partner natin sa negosyo na to, ano pa ang hahanapin nila? Di ba? Baka sila pa yung matakot. Di ba? Ay, si Rafi Tulpo pala yung ano, yung endorser nila dyan. Baka itulpo ko pag ako nag-PE. Di ba? Joke lang. Okay? So dun pa lang sa product, okay? Dun pa lang sa company profile, sa product, okay, pinapresent mo yung produkto natin, nagko-close ka na po doon ng deal. Tama? Okay, sa product pa lang, nagko-close ka na doon ng deal. Sa marketing plan pa lang, nagko-close na yung deal. Para pagdating sa dulo, yung closing, hindi ka na mahirapan. Okay, sa closing part, ang tatanungin mo na lang dyan, anong package po yung nagustuhan nyo? Definitely yung sasabihin niyan, Jade. Kasi syempre, yun yung na-highlight natin sa presentation kasi maganda nga kitaan. Pero, di ba,
Pero doon mo natatanungin, syempre kung di pasok sa budget, meron tayong mas mababang package na pwede mong simulan. Okay, so hindi ka na po mahirapan pagdating sa dulong part, sa closing. Kasi nga po, umpisa pa lang ng presentation, gitna pa lang, pandang huli, solved na po yung kausap natin. Okay, so ito po yung mga tips na pwede ko sa inyong i-share. Okay, para po tayo ay magkaroon ng OTS, o itinatawag natin na on-the-spot PIN. Diba? Sino dito gusto ng on-the-spot pay-in? Yung kakausap mo lang ngayon, tapos biglang magpipay-in na. Diba? Okay, yung hindi na itatanong sa asawa, diba? Yung hindi na, yung mga walang excuses, ayan. So, paano ba magkaroon ng on-the-spot pay-in? Diba? Yung pagtinok mo, pay-in na, nagpapadala na. So, eto, may mga tips ako i-share sa inyo, but definitely, diba? Sabi nga, there's no wrong prospect. Diba? Invite ka lang ng invite, present ka na ng present. Kung hindi nang jo-join yung tao, okay lang. There's no wrong prospect. Only wrong timing for the right prospect. Baka hindi pa right timing sa kanya na gawin ng business, pero doesn't mean na hindi niya po gusto yung negosyo. Definitely, kahit sino namang tao ang kausapin natin, magugustuhan yung business kahit presidente pa ng bansa natin yan. Bakit? Kasi ang ino-offer natin about health eh, para maging healthy sila. Tama ba? So kahit sino naman, kailangan mayaman, mahirap, 'di ba? Mataas o mababang klase ng estado ng buhay, 'di ba? Lahat po kailangan maging healthy. But definitely sa iba po, wrong timing lang. So ang kailangan mo lang gawin, syempre, numbers game, 'di ba? The more na marami kang nakakausap, the more na marami yung chance o malaki yung chance na marami ang mag-sign up sa iyo. Okay? So our goal is to have on the spot pay-in. Okay? So paano magkakaroon ng on the spot pay-in? Remember the ABC. Ano ba yung ABC? ABC po mindset, always be closing. Diba? So every time nakakausap ka sa tao, every time na may meet ka, every time na may totok ka, ang lagi mo nasa isip, iko-closing mo to. Iko-closing mo to. Always be closing. Yun yung mindset mo, ABC. Okay? So may question ako sa inyo. How many seconds, okay, or minutes or hours to do a first impression? Okay? Pwede ba nating i-type? Guess lang. Walang tama, walang mali. Ayan, sabi ni Mentor, limitless unleash. Diba? 10 seconds. Sabi ni Mentor RJ, 3 seconds. Okay? Sabi daw, sa career expert says, it just takes 3 seconds for someone to determine whether they like you and want to do the business with you. Okay? 3 seconds lang. Bakit naman sobrang bilis? Kasi yung first impression. Diba? Yung unang appearance mo. Kaya kung ikaw, nasa negosyo ka nito, kailangan mo talang investan yung sarili mo. Tama? O, sample, sa mga nakabukas yung ka, Mentor Alvin, o, di ba? Mukha bang i-iskamin ka ni Mentor Alvin? Di ba? Nakaano, pang malakasan, di ba? Okay? Parang tayo lang, nakapolo tayo, pero nakashort lang naman, di ba? Ganong kaganda ngayon, Zoom, sa Zoom meeting natin, no? Di ba? Kahit pang taas lang, di ba? Investan natin. Di ba? Okay, so kailangan po natin mag-invest sa ating image. Diba? Kasi the only way to know kung ang tao po ay nag-aalok ng negosyo, syempre kapag mukhang negosyante. O diba ikaw, pagka pupunta ka sa labas, tinikitan ka ng MMDA, pag hindi naman naka-uniform na pang MMDA, magpapatiket ka ba? Ibibigay mo ba yung lisensya mo? Hindi. Diba? Sabi ng police, hulihin ka kasi may ginawa kang violation. O kung di naman naka-uniform yan, naka-civilian uniform, naka-civilian lang yan, hindi ka magpapahuli. Tama ba? Kasi kumbaga hindi mo nakita sa image na pulisya. Hindi mo nakita sa image niya na negosyante siya. So dapat pala, every time na kumikita tayo sa negosyo, di ba, we have to invest sa sarili natin. O, di ba? Best example niyan, si Mentor Arian. Di ba? Alam mo yan, talagang hindi niya pinababayaan ang sarili niya. Di ba? Kapag may, kapag kumikita siya, nag-aalat siya ng mag-i-invest siya sa sarili niya. Di ba? Kasi syempre, you represent our business. You are the ambassador of our business, 'di ba? So kailangan tayo ay mukhang negosyante. Okay? Ngayon, pagdating naman sa communication, it's very important that you understand that the communication hindi lang siya sa words na sinasabi mo. Okay? Remember, it's not the spoken words. In the elements of personal communication, 7% lang yung spoken words. Okay? Ang nagma-matter doon, okay? 38% yung voice and yung tone. Okay? Paano mo malalaman ng isang tao malungkot? Okay? Paano mo malalaman? Paki-type nga sa chat box.
kapag yung isang tao malungkot, namatayan, di ba? Alam mo yon, yung heartbroken, malalaman mo agad eh, di ba? Sa boses. Tama? Kapag ka medyo malumanay, parang bagsak na bagsakan ng mundo, facial expression, tone of voice, face. So it's the voice and it's the tone. Tama ba? Malalaman mo rin kapag ang tao excited, di ba? Alam mo yung high pitch yung boses. Tama ba? High pitch talaga pag alam mo may good news ako sa iyo. Di ba? Alam mo yung pasigaw, excited, di ba? Yung facial expression, tama? So that's the 38%. Alam mo, ang mga Pilipino napakagaling yan pagdating sa communication. Ang Pilipino lang sa buong mundo, yung walang sasabihing words pero nakakaintindihan. Okay, paano ko sinabi? Sa ibang bansa, pagpunta sa ibang bansa, 'di ba mga Pinoy pag may ituturo, hindi na kailangan magsalita. 'Di ba? Anong gagamitin yung bibig? 'Di ba? Ituturo ng bibig. Ayun, 'di ba? Alam niya na. Tapos tanguan lang nakakaintindihan na. Okay. Nakakaintindihan na 'yon. Okay, so that is body language naman. 55%. 'Di ba? Ganun ang mga Pinoy eh, no words, 'di ba? Action lang. Ah, okay, alam ko na 'yan. 'Di ba? So, kailangan pala pag tayo nakipag-communicate. So, 'yun yung kailangan natin na i-check sa ating communication, yung ating syempre yung ating spoken words, given naman 'yan, yung ating voice and tone of voice, 'di ba? Okay, dapat lagi lang excited kasi syempre nag-aalok tayo ng hope, pag-asa, 'di ba? Hope yung inaalok mo tapos pag nag-offer ka sa mga kaibigan mo para kang nalugi, 'di ba? Paano naman sila sasali sa iyo noon? Tama ba? At the same time, yung body language is very important po. Da alam mo 'yun, pag nag-communicate ka, hindi lang yung naka-steady ka lang, 'di ba? Gamitan mo ng body language. Kung ano yung normal, 'di ba? Pagka alam mo pa nagkukuwento ka, 'di ba? Sa mga kaibigan mo pag nagkukuwento ka, excited ka, 'no? May body language, 'no? So 'yun yung kailangan mong practice, and of course you will master that through experience, repetition, pag paulit-ulit mong ginagawa. 'Di ba? Kaya practice makes permanent. Walang perfect, 'no? Permanent. Okay, kapag lagi mong ginagawa isang bagay, lagi kang nag-IBP, lagi kang nag-i-intro, lagi kang nag-set ng mentoring trainings, doon mo po mape-perfect yung ating business, which is basically our business is communication. 'Di ba? Doon po umiikot yung negosyo natin, 'di ba? So sabi nga, 'di ba, ni mentor Claire, 'di ba, don't underestimate the power of communication. So kailangan pala maging magaling tayo kung paano tayo makikipag-communicate, 'no, sa mga tao po natin, sa mga kinakausap po natin. Okay? So psychological factors that affect in closing. Okay? Number one, smile. Okay? So, kailangan natin mag-smile. So, mga naka-open yung camera, okay lang ba? Mag-smile tayo. Yan, pakita natin yung ating smile. Ayan. Di ba? O, ganyan. Dapat naka-smile ka kasi pag naka-smile ka, if you want to make a good first impression, dapat pag bukas pa lang ng camera mo, naka-smile ka na. Alam mo, kahit bad mood, pagod sa trabaho, ikausap mo, pag nakita ka niya na parang, wow, ang sarap naman ito kausap, nakakatanggal ng pagod. Tama ba? Alam mo 'yon, so kailangan pala, no, practicein natin ngumiti-ngiti. At alam niyo ba, 'di ba, sa study na pag ngumiti ka, bumabata ka daw kasi maraming na-stretch or marami po na workout na mga muscles, no, sa face natin. Kaya tayo mas bumabata pag lagi tayo nakangiti. 'Di ba, kapag lagi tayong masaya, 'di ba, kapag lagi ka dumalungkot, mas mabilis kang tatanda, o, oh, di ba? Kaya pansin mo sa business natin, di ba? Mga mentors, laging nakasmile, di ba? Ano pa? I like you and I'm very happy to meet you. That is, ayun po yung ibig sabihin ng pag-smile o yung pag-ngiti. Kapag ka in-smilean mo, yung kausap mo, di ba? Ang dating nun sa kanila, parang I like you and I'm very happy to meet you. Tama ba? Pero kapag ka malungkot ka, parang gusto niya ba akong kausapin? Diba? Parang ganun, 'di ba? So kailangan po, 'di ba, naka-smile ka, and alam mo 'yon, kasi ang ibig sabihin noon, excited ka, 'di ba, na kausapin siya. So in that way nakukuha mo yung loob niya. Okay? So bakit ko po sinasabi 'to? Kasi na-experience ko na po ito. Marami po mga agents din na naka-close deal sa akin sa insurance, sa bangko. Alam mo yan, ang dami yung mga investment na pinag-aalok. Saan ako nakuha? Sa smile. Di ba? Kasi sabi ko, parang accommodative naman ito. Tapos marami din mga
marami din mga bangko na hindi ako doon nag-open ng account kasi mga sibangot yung mga ano, nasa new accounts na kasi mangot, parang alam mo yun, yung parang ayaw nila sa tao, edi ayaw ko din sa iyo. Okay, but ako, ang daming bangko diyan, but ako sa magde-deposit, di ba? But ako sa mag-o-open ng account. So, ganun siya, no? So, kailangan pala dapat pala tayo, para ma-attract natin yung tao, dapat lagi tayo maging masayahin. Lalo na sa mundo ngayon, punong-puno ng problema, issues, lalo na pandemic, ang dami nawala ng work, etc. At least may isang tao silang mamimit na magtatatak sa kanila na pang excited akong kausapin to, kasi pagkakausap ko to, napapositive ako. Pagkausap ko tong tao na to, na happy ako, nag-good mood ako. Sana i-message niya ako, mag-pay in ako sa kanya ng G. Diba? Alam mo yun? So that's very important po, no? Okay, sa communication, the smile. Okay, if we see someone smile, we tend to automatically like them. Do you agree? Sabi ko nga sa'yo kanina eh. Diba yung mga nakapag-close deal sa akin sa mga kung ano-anong ano na yan, di ba? Binibenta. Yung mga masayahin, yung mga talagang positive people, oh, di ba? Then, yan, di ba? Call them in their name, okay? So, kamustahin mo, call them in their name, dapat matandaan mo. Okay, yun na. Yun ang kailangan, na dapat matandaan mo yung pangalan ng kinakausap mong tao. Kasi the sweetest word that they will hear is their name. Do you agree? Diba, the sweetest word na maririnig mo is yung pangalan mo. Diba? Kaya it is very important na tawagin mo, i-address mo yung tao na kinakausap mo sa pangalan nila. Diba? O pwede mo rin gamitin yung tito, tita, sis, bro, diba? Mamsi, alam mo yung mga ganon. Siyempre iba parang close na agad pagka ginamitan ng mga ganong words. Diba? Pero maganda pa rin pag sa pangalan. Diba? And iwasan natin mag-mom or mag-sir because wala naman tayo sa kumbaga ang inaalok natin negosyo. Diba? Pero case-to-case basis pa rin naman. But as much as possible, you will not look like a gente. Diba? You will more look like as a business person that will help them. Diba? It's like you are a consultant. Parang sa mga insurance, financial advisor ang peg mo. Diba? Parang you need me more than I need you. Parang ganun ang peg mo dun sa mga kausap mo. No? Okay, so that's number one tip. Number two, executive presence. Diba? If you want to gain confidence, magbihis ka, magdamit ka. Diba? Yung you will look professional, you will look presentable. Hindi naman, not too formal, but presentable. Yun yung term, presentable. Diba? So iwasan po natin magsuot ng t-shirt, ano pa, yung mga sando na yan, di ba? So as much as possible, magdamit tayo. Alam mo ako, sa upuan ko, laging meron na akong, ano, eto o. Oh. Di ba? Lagi akong merong coat na itim. Para kahit naka-t-shirt lang ako biglaan, wala na akong time magbihis. Ano lang ako, magko-coat lang ako. O di, mukhang ano na ako, professional, karespe-respeto na. Di ba? Presentable na. Then dun ko din kasi nagiging yung confidence ko. Diba? Kasi ang hirap naman magsabi na million po kikitain natin tapos yung suot natin gutay-gutay yung pantulog natin, di ba? Okay? So, yan, executive presence. If you want to set a good impression, yung 3 seconds na yun, mag-ayos po tayo, okay? Kung paano tayo manamit, di ba? Parang sample, maraming naglo-look up kay Miss Heart Evangelista. Bakit sobrang daming naglo-look up kay Miss Heart Evangelista? Bakit? Matindi manamit eh. Diba? But I'm not telling you na gayahin mo yung damit niya kasi yung damit niya milyones talaga yun kasi lahat signature. Pero at least unti-unti, gayahin natin, unti-untiin natin i-develop yung the way we look, okay, yung image natin. It builds confidence, it creates trust and establish authority, it leave a lasting positive impression. Okay? So number 3. Okay, the color psychology. Siguro iba sa inyo narinig na 'to, 'di ba? Malaking factor din sa pagko-close ng deal yung kung ano daw yung sinusuot mo. If you will wear red, that is the best color for authority, for energy, 'di ba? Love, comfort, that's the color of the red, 'di ba? If you will wear blue, that is ang blue daw, it's calm, sincerity, wisdom, loyalty, truth, and actually pagdating sa mga sales, no? Blue yung pinakamagandang color, okay? Kasi nagbi-build yung color na yun, nagbi-build siya ng trust, okay? So for example, yung mga president, makikita niyo yan. Kapag meron yung mga SONA, State of the Nation address, pag they want to look
They want to look pleasing sa tao. Gusto nila makuha yung trust, mga naka ano yan, mga naka blue necktie yan, di ba? Pero kapag may mga i-declare yan, sample, magde-declare ng lockdown, martial law, o kaya may mga i-declare na kung ano-ano, nagsusuot ng red yan. O kaya pag may mga executive meeting yan, nagsusuot ng red yan para, alam mo, maging niya yung authority. Okay? So yun po yung ating color of psychology, no? Then it's what you don't say that counts, no? So yung body language, no, it's very important, okay? Kumbaga, kapag naka makikita mo agad yung kausap mo, kapag ka open-minded, kapag nag-iisip, 'di ba? So ngayon kasi medyo makita, pero basically napakahirap mag-close ng deal kapag naka-off yung camera. Okay? Kaya kapag may mga invite kayo, encourage nyo, bola-bolahin nyo na, di ba, kung ano na sabihin nyo, basta naka-open yung cam. Kasi ang hirap na nag-pepresent ka, hindi mo alam, tulog na pala yung kinakausap mo. Di ba? Meron ba yung ganon? Di ba? Ako may na-experience akong ganon. Di ba? Actually, ako yung ganon. Di ba? Tapos na yung meeting, nakatulog ako, ako na lang yung nasa Zoom meeting, ako pala yung host. Di ba? Okay? So, ganon pala, pag naiiwan, di ba? Tapos hindi na makausap, tulog na pala yung kausap mo. So, kailangan pala naka-open yung camera. At least, nakikita mo din yung body language, nakita mo kapag ka nagnanad, ibig sabihin, interesado, naiintindihan, kapag parang naka-steady lang ganyan, nag-iisip, parang hindi pa siya sold, di ba? Kumbaga, tanungin mo siya, meron po ba kayong hindi naintindihan? Meron po ba kayong gusto i-clarify? Ganyan. So, iba po yun. Pinaka-importante po talaga na nakikita mo din sa panahon ngayon na Zoom call. Ayun nga, dati kasi before, di ba, seminar type, madali mong makita yung body language ng tao, madali mong makita kung interesado or hindi. But ngayon, the only way, no, to see kung interesado ka usap o hindi is to open their camera. Okay? So, yeah, next po natin. Okay? Remember their names. So, nabanggit ko sa inyo kanina. The simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone likes to hear their own name. For example, nagpe-present ka, no? Pwede mong gamitin yung pangalan ng prospect mo. Diba? O sabihin natin, o Joe, o ikaw Joe, halimbawa, nag-join ka Joe. Na-invite mo yung friend mo. Sino yung pangalan ng friend mo? O yan, si ganyan, tsaka si ganyan, nag-join Platinum. Meron ka dyan, 9K, perina, iki. Kumita ka ng 26,000. Di ba? Ano lang ginawa mo, Joe? O di ba, yung attention ng tao, hindi mawawala sa'yo. Bakit paulit-ulit niya naririnig yung pangalan niya? Tama mali. Di ba? O, sample, si Miss Gemma de la Cruz. Miss Gemma de la Cruz. O, di ba, napalingon siya? Kasi ginamit natin yung pangalan niya. Hello po. Di ba? So, ganun yun. Okay? You use their names pag nag-close ka ng deal para makot mo yung attention nila. Whenever you meet someone new, remember their name and try to use it as you talk. The other person will like you instantly. Bakit? Sa dami-dami ng taong namimit mo, hindi naman lahat yun naaalala mo yung pangalan, lalo na kapag sobrang busy mong tao. Tama? Okay? Pero, pag alam nilang busy ka, tas na-remember nila yung pangalan mo, ma-appreciate ka na nila. Alam mo yun, parang, grabe, naaalala niya yung name ko. Tama ba? Okay? So, parang, ganun yung pakiramdam nun sa tao. Okay? So, kailangan nating maging skilled din po yan. Okay? Ayan. Number four, show appreciation frequently. Okay, so appreciation frequently. So when you start the Zoom meeting, okay, pasalamat ka na agad. 'Di ba? Pasalamat ka na agad na i-compliment mo na agad, 'di ba? Yung kanilang time. Ako usually bago ako mag-start, ang sinasabi ko agad, nagpapasalamat ako, thank you for giving your time to be here in our Zoom presentation. I am Worldwide Business Presentation. Sobrang excited kami i-present yung negosyo na 'to because we believe that makakatulong 'to. 'Di ba? Kino-condition mo na 'yung mind mo nila. Makakatulong po ito sa inyo by health and by finances. So, alam namin na I'm very sure 100% na hindi masasayang ang oras nyo sa pagsali nyo dito. So, nama-mindset mo na siya. At the same time, na-appreciate mo yung presence nila. Diba? So, yun. Diba? Sample. Nakatuwa naman po kasi kasi you still find ways to earn kahit na busy po kayo sa trabaho.
Okay, naka-inspire naman po kayo as single mom kasi may taguyod niyo po mga anak niyo naman. Kumbaga, kung ano yung background niya, tama ba, na-appreciate mo? Diba, for example, student lang siya. Oh, congratulations, alam mo ba, hindi lahat ng estudyante kagaya mo na open for business, na open for kumita. Kaya I believe, diba, basta pakinggan mo yung negosyo na to or gawin mo yung business na to, matuto ka lang makinig, diba? Malayo mararating mo, di ba? So, it's conditioning at the same time na-appreciate mo yung kanilang effort or yung time na binigay nila. Okay? The number 5, be interested in others. Be interested in others. So, before ka mag-present ng negosyo, maganda alam mo na agad yung background ng kausap mo. You can use the form. Okay? The family, occupation, recreation, money, or family from location. Okay? Sample, family, location nila. Di ba yun naman ugat unang tiyata? Taga saan po kayo? Kasi magkakalayo talaga ngayon sa Zoom meeting. Eh. Di ba? Like before, talagang pag pumunta ka ng Laguna, tatanungin mo pa ba kung taga saan po kayo? Eh, nasa Laguna ka. Siyempre, taga Laguna kami. Pag pumunta ka ng Batangas, taga saan po kayo? Di ba? Batangas talaga. So ngayon kasi Zoom meeting, di natin alam kung saan. So maganda is, doon pa lang sa location, makakabuild ka na ng rapport. For example, dyan sa Catam, dati rin ako nag-work dyan, 3 years ako dyan. O, di ba? Ganto bla bla bla. So nakuha mo na agad yung loob ng tao, nagmatch na kasi kayo. Para makuha mo yung loob ng tao, kailangan lang magmatch kayo. Okay, lahat naman tayo magmamatch kasi pare-parehas tayong Pilipino, 'di ba? Lalo na kung magkalugar kayo, kung Ilocano ka, Ilocano din siya, o Bisaya siya, Bisaya ka din. Alam mo magmamatch agad kayo. Makukuha mo agad yung loob niya. That's the goal. Before you present the business, before you close a deal, dapat magmatch na agad kayo. Makuha mo na agad yung loob ng kausap mo. Okay? So, mas madali ka makapag-close ng deal kapag komportable sa'yo yung kausap mo. Kasi sa tingin niya, stranger. Tama, stranger ka. Diba? Kung baga, paano ako magtitiwala sa'yo, hindi naman kita kilala. Pero kapag nag-match kayo, may minabanggit siya na nag-match kayo doon, no? Sa kanya, hindi ka na stranger. No? So, yan. Family, occupation, ano yung pinagkakabalan, recreation, and then, yun, yung message. Diba? Okay, for example, and by the way po, buti po nagkaroon kayo ng interest magnegosyo or nagbi-business na po ba kayo? Okay, pwede mong itanong 'yon. Nag-start na po ba kayo mag-business or nakapag-try na po ba kayo mag-business before para doon ka din kukuha ng hugot, 'di ba? So pag sinabi niya na nag-try na ako mag-business before kaso nalugi lang ako. Ay, naiintindihan ko po. Marami po kaming kakilalang ganyan na nagtayo ng negosyo na talagang nalugi. Diba? Kasi nga po, syempre, pag traditional business owner, traditional business, syempre, may upa ka, may tao kang pinapasahod, buwan-buwan, ang tagal ng return of investment. Naiintindihan po namin yan. But ang good news po, ito pong pag-uusapan natin negosyo, modern business po. Okay, modern business po, hindi po ito yung traditional business na alam natin na kailangan mag-invest tayo ng malaking puhunan para kumita ng malaki. Dito, maliit pupuhunan natin pero malaki po ang kikitain natin. In fact, one-time investment lang po, lifetime na po yung benefits. Diba? Ang kagandahan dito, wala kang OPEX, wala kang renta, tao, kuryente, 100% ng income mo, less tax diretso sa bank account mo. Tama, may mga pa-incentive pa bukod sa kinikita mo. And ang maganda dito, magkakaroon tayo ng time and financial freedom. Na alam mo yun, may negosyo ka na kahit hindi mo naintindihin, tumatakbo tuloy-tuloy yung negosyo mo. Diba? So yun, kumbaga, naisingit mo ngayon doon yung kagandahan ng negosyo na i-discuss mo through their experience. Diba? Example naman, never niya na-experience mag-negosyo. Diba? Nag-work siya. Diba? So pwede mo sabihin doon, okay, hindi niyo pa po pala yung experience mag-business, 'di ba? Pero aware naman po kayo na ang pera nasa pagne-negosyo, 'di ba? Pansinin niyo po sa pinakamayamang tao sa mundo, yung may mga time and financial freedom, sila po yung mga negosyante. Tama po. So kumbaga, dito maganda sa maliit na puhunan, pwede ka na magsimula ng sarili mong business. Tama? So kumbaga, may bridge mo ngayon yung pag-uusapan mong IM, hindi yung para nag-start yung Zoom, present ka na agad. Ito po yung product natin, yung barley, wala man lang rapport. Kaya mas preferred ko din talaga yung pag nagtotalk, yung onti lang, kasi nakakausap mo yung mga invite mo.
Tama ba? Alam mo yon, mas na kumaga merong communication, 'di ba? So ganun po siya, kaya ngayon pa lang practicein mo na, 'di ba? Huwag ka lang laging umasa sa schedule ng IBP ng team nyo. Though may mga schedule ng IBP, maganda kay ikaw din mismo as nagpa-practice ka ng itok yung mga prospect mo, kahit yung mga sabihin natin tambay lang diyan sa inyo, 'di ba? Yung mga pinsan mo, simulan mo kausapin, simulan mong presentan. Practice lang naman eh. Eh pag nag-pay in, edi maganda. 'Di ba? Congratulations, yung practice lang dapat nagkaroon ka na ng pay-in. No? So, ayan, be interested in others, no? Pero wag naman po sobrang tagal na nagkwentuhan na lang kayo, hindi mo na na-present yung business. Yung tipong, oh, paano sis, 1 hour na tayo nag-uusap, ano ba yung business? Kasi may work na ako eh. Diba, alam mo yun? Diba, nagkwentuhan na lang kayo, hindi na kayo nakapag-present. So, at least limit lang natin, at least to, siguro 5 minutes to 10 minutes, max of building rapport. Diba? Then go with the presentation. Okay? Be ready with proof. Diba? If you want to close a deal, dapat lagi kang may proof. No? Lagi kang may proof. Diba? So, kailangan lahat ng transactions, lahat ng conversation, i-save mo, i-screenshot mo, i-album mo. Okay? Kasi magagamit mo yan pag nag-close ka ng deal, no? For example, ako in my case, bakit yung mga tao sa akin nagpapadala ng pay-in yung mga cold market ko? Bakit hindi diretso sa bank account? Simple lang, pinapakita ko sa kanila na yung mga members ko worldwide, sa akin naman dinedeposit yung payment nila, hindi naman sa company. No? So, kumbaga, nakikita nila, ah, sige, doon na lang din ako sa'yo. Kasi usually mentors pag sa company dineposit, kapag I'm worldwide, minsan ang tagal mag-reflect. No, kasi company account, unlike kapag personal account yung papadala ng remittance, no? So, kailangan ready ka din doon. Kaya yung simpleng padala sa'yo na 5, 6, 11, 2, 16, 8, 44, 8, na may save ka niya na, ayan ito yung mga transaction. Pero, bigyan mo pa rin ng option. Pwede kang diretso sa bank account ni IM, pwede din naman sa akin, tapos send mo lang yung mga, kahit din niya tanongin yung proof, di ba? Ikaw na mismo yung mag-send. Parang sample ganito, okay ba yan sa may mga diabetes, yung product nyo? Pwede mo sabihin, oo, okay, pero hindi siya solved doon. Tama? Hindi siya solved doon. Kailangan mag-send ka ng mga testimonies ng mga gumaling sa diabetes, yung mga screenshot ng mga, di ba, meron tayo yung babae na may hawak siyang pang ano niya, pang test niya sa sugar niya, na bumaba, na nag-take siya ng barley. Ayan, send mo doon yung mga testimony, mga medical cert nila. Kahit hindi niya tanungin, we, totoo ba? Alam mo, syempre, nahihiyang tanungin niya na duda siya, di ba? Pero, ikaw na mag-send. Kaya be ready with proof. Kasi yung proof, yun yung mas madaling makapag-convince sa tao na magtiwala sila. Okay? Pag may mga benta kang products, pa-picture ka, di ba? Kasi proof yan na talagang legit na distributor ka. Na hindi ka lang basta poser or ano, dummy account, no? Ayan. Bank details, di ba? Dapat naka-save yan sa'yo para hindi ka na mag-take ng time na hanapin pa yan. Yung pay-in form. Yung pay-in form natin yan, yung parang ano na lang, no? Listahan na lang ng name. Yung i-edit na lang nila, hindi kagaya dati na may pinifill upan pa. No? Share screen if possible. Ano ibig sabihin ng share screen if possible? For example, meron akong binibida na, alam mo ba, dito may estudyante rin na kumikita ng malaki. Talaga ba? O sige, wait lang ha. But yun yung maganda ngayon, may share screen. O, share screen ko, eto, pumunta ko sa Facebook ni Janice. Sige, pumunta ko sa Facebook ni Hannah Jane. No? Papakita ko sa kanya, oo nga, no, ang bata lang. No? Yan yung transaction niya everyday. No? Sine-share screen mo. 'Di ba? Yun yung maganda. Invest ka din sa mga tools na makakatulong sa'yo sa pag sa negosyo mo. 'Di ba? Yung mga videos, no, i-save mo yung mga videos na 'yan, magagamit mo 'yan. So be ready with proof. Number 7, ask question, okay? Closing is the art of asking the right questions to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. So, remember that closing is all about asking question, di ba? For example, if you want to close the deal, you ask the person, nagustuhan niyo po yung business, right? Di ba? But the question is, it's a leading question, actually. Yung pagtanong mo, alam mo, yung wala na siyang choice, di ba? Parang nagustuhan niyo yung business, di ba? Diba? Alam mo yung parang hindi yung nagustuhan mo ba yung negosyo o hindi. Eh sinagot ng prospect hindi. E, diba? It really hurts. No? Yung dalawang oras mo kinausap tapos ayaw niya pala. Diba? So your question, kumbaga, if you want right answer, okay, you have to ask right questions. No? So nagustuhan mo yung business, right? Diba?
Oh, since nagustuhan mo yung business, okay, maganda dito, makapag-start ka na agad para makapag-avail ka na ng package, para makapag-start ka na, ma-encode ka namin sa system, makakaroon ka ng account, okay, para nakaposisyon na yung account mo sa system. So, kumbaga leading question na siya. Okay, bakit kailangan ko mag-start? No, kasi para makapag bakit kailangan ko mag-avail ng package para magkaroon ako ng account, makaposisyon yung account ko sa system, no? So, ayun 'yan. So, to have a close deal, you must, number one, practice right prospecting and proper scheduling. Okay? Practice right prospecting and proper scheduling. Okay? So, kumbaga, syempre, di ba, nag-aalok ka ng negosyo, unahin mo yung mga business-minded. Di ba? Sino ba sa prospects mo yung mga business-minded? Sino ba yung mga may man dyan? Ano yung man? May money, may authority, may needs. Di ba? Kasi dapat alam mo din kung sino yung prospect mo. No, for example, sa kapag ang negosyo mo nasa real estate ka, syempre ang mga prospect mo diyan, mga big time, talaga mga bumibili, ko-connect ka talaga diyan, 'di ba? So, ano, kumbaga may mga prospect ka din, pero maganda naman kasi sa business natin, this is open for everyone. Mayaman, mahirap, bata, matanda, pwedeng gawin 'yung negosyo as long as may pangarap. 'Yun ang may maganda sa network marketing. But if you want to, you know, hit your goals as soon as possible, 'di ba? Alam mo 'yun, mag-just for you ka agad, mag-give me five ka agad, magka-resulta ka agad, no? So, you have to practice the right prospecting. Unahin mo agad 'yung mga hot market mo. Ano yung hot market? Bukod yun sa warm market. Diba? Merong cold market, may warm market, may hot market na tinatawag. Pag sinabi natin hot market, those are the market, those are the people or prospects that are number one, very liquid. Diba? Lahat ng aalok mo, able mag-join. Able i-avail. Number two, may needs. Diba? Number three, they are open for business. They're the type of people that pag may inalok ka, sige, go ako dyan. Kasi business-minded sila. So, for sure, diba? Meron 2 to 3 ka sa prospect mo, sa kakilala mo, na possible na hot market. Kung wala, then go with the warm market. Mentor, wala talaga ako kahit warm market. Eh, di punta ka dun sa cold market. Madaming way para makapag-prospect ka, hindi ka uubusan. Kasi ang tao sa mundo, billion, ilan pa lang naman ang member ng IM Worldwide, wala pa namang kalahating million. Diba? So, kumbaga, hindi ka mauubusan ng prospect. Diba? Ang kailangan mo lang, syempre, sipagan mo lang. Numbers game nga eh, 'di ba? Sabi nga, the more na marami ka nakausap, the more na malaki ang chances na may sasali sa iyo. Number two, deliver tea up properly. No? Deliver tea up properly. So, kumbaga, ang pag-tee up hindi lang 'yan sa taong magsasalita, pati sa produkto. Paano mo i-tee up yung product, paano mo i-tee up yung company, paano mo i-tee up yung team, yung sistema. So, kailangan ma-master mo yung tamang tee up. Okay, o pag-build up. Okay, build rapport before the presentation, okay? For the couple or partners, they must be both present in the presentation. Okay, so 'yun yung close, 'yun yung tip ko, no? If you have a prospect, tanungin mo na agad, may asawa po ba kayo or partner? 'Di ba? Oo, meron. If ever po ba nakausapin ko kayo, sino po ang decision making? 'Di ba? Si asawa niyo po ba, kayong dalawa or ikaw? So, ano yung tatanungin mo? Asawa mo ba yung decision making? Kayo bang dalawa? Okay? Or ikaw? Pag sinabi ng prospect, ako, wala namang pakialam yun kung saan ako nagne-negosyo eh. Di ba? Go lang yun ang go. O sige ma'am, press ask. Meet tayo, gantong oras, ganyan, pepresentan kita. I-discuss ko sa iyo business. Tanungin mo yan. Kasi, pag hindi mo tinanong yan, tapos may asawa pala, ulit-ulitan ka na naman. Pe-present ka na naman, sayang ang laway mo. Alam mo yun, alam mo maraming beses na nangyayari yan. Kaya pag may mga members kami, lagi namin sinasabi, pag po ang prospect mo, ang papakausap mo, may asawa, tanungin mo muna sino decision making. Kapag ang decision making ang asawa niya, kailangan present ang asawa niya sa presentation. Kahit hindi siya present, okay lang. Kasi asawa niya pala decision making. Eh. Diba? Kapag both naman po sila, dapat both din present sila. Pero kung kahit siya lang naman na mag-decide kahit hindi na po kasama yung asawa niya, okay lang din. Diba? Kasi baka makagulo lang yung asawa niya. Diba? Imbis na sasali na, eh, hindi pa sumali kasi nga negative pala asawa niya. So naman pala decision making. So you have to ask first before mailatag yung business. Para isang presentation na lang. No? So yan po yung tip ko sa inyo para din makapag-decide agad. Minsan kasi hindi nakapag-decide agad kasi nga i-consult pa sa asawa. Tama? Ayan. So ngayon, complete the presentation. Okay, hindi yung tip ko sa'yo. No? You have to complete the presentation. Hindi lang products, di ba? Hindi lang marketing plan. Kompletuhin mo, mas maganda. Para at least maintindihan ng
kausap mo yung papasokin niyang negosyo. And close and seal the deal. Important, ABC rule, bridge should have the most part in closing. If ever merong, bago ka pa lang, syempre nagpapatok ka pa lang sa upline mo, hindi ka pa marunong mag-present, diba? Kailangan magaling ka mag-build up ng mentor mo. So your prospect will listen carefully sa tao magsasalita. Pag hindi mo na-build up yung mentor mo, definitely wala dun yung authority, diba, ng mentor mo para mag-speak sa kausap mo. Okay, so tee up is very important. Are you learning? May natututunan po ba? Ayan. So na the most used type of closing. Ayan. Ano ba yung mga usually na sinasabi ng mga mentors, top earners natin kung paano sila nakapag-close ng deal? Okay, ito yung pinakauso. Diba? The assumptive closing o yung ina-assume mo na yung kausap mo na nagustuhan niya yung negosyo. Diba? Wala nang tanong-tanong. Diba? In-assume mo na. Diba? Ako ganun ako. Kasi makikita mo naman sa conversation yan. Eh, sasabihin niya sa'yo na napanood ko na po yung video. Maganda po. Interesado po ako sa product. Hindi, assumptive closing mo na yun. Nagustuhan niya pali. Hindi pa, wag ka na magpaikot-ikot. Diba? So sasabihin mo na, okay, that's good. Diba? Agree with that. Sobrang ganda ng product. Agree ka muna. Wag mo nang closing agad. Agree ka muna. Agree with that. Diba? Agreehan mo yung kung saan siya nagusto, kung ano yung nagustuhan niya sa business, agreehan mo para ma-justify yung decision niya ay tama. Para mas lumakas yung loob niya na ang decision niya tama. Okay? So, agreehan mo. Okay? Yun yung term na agreehan mo. I agree po ako dyan. No? Napakaganda po talaga ng product. Sobrang daming testimony, ang dami na pong natulungan, and definitely kayo at yung pamilya niyo matutulungan ng produkto na to. Send. Tapos, next mo na isend, assumptive closing na. Ano yung assumptive closing? Since nagustuhan mo naman po yung business, o diba? Okay, ito yung assumptive closing. Ito yung script ko, nasulat nyo na lang, no? Since nagustuhan mo naman yung business, okay, since nagustuhan mo yung business, o since nagustuhan mo yung negosyo, okay, since nagustuhan mo yung business, maganda makapag-start, maganda maka-avail ka na ng package. Okay? Maganda maka-avail ka na ng package para magkaroon ka ng account sa system and maiposisyon namin yung account mo sa online, sa system. Since maraming nag-join every day, advantage kapag naka-position na yung account mo. Okay? Naka-position ni account mo. So, dun sa video na didiscuss yun, yung ibang video ng mentor sa YouTube, yung iba hindi. So, explain mo na lang. Actually, yung ibang ginagawa, pag libre, bini-video call na lang. Yun yung isa sa mga natutunan ko. Kanina kasi isa sa mga guests namin is one of the Emerald Elite Executive ng company. Halos every week din may direct siya, ang lupet, no? Bini-video call niya na agad pag available. Okay? Pero pag hindi available, pwede naman yun i-chat na lang, no? So ganun actually ang ano niya, ang closing niya ganito. Pag nag-send siya ng video, ang sinasabi niya, okay, send ko po sa inyo yung video at tinatanong niyo na ako available. Pag sinabi niya yes, available ako, okay, send ko sa inyo video, ganito, ganyan. Tapos sasabihin niya, pagkasend niya ng link, follow up po kita mamayang 30 minutes. Para at least alam niya na papanoorin niya yung video kasi mamaya babalik ka ulit para i-follow up siya. Balikan po kita mamaya, follow up po kita after 30 minutes ha, about sa video presentation pag napanood niyo na. Diba? Tapos i-video call niya na yon. So ganun i-assumptive closing niya na yon. 'Di ba? So ayun siya, no. So next natin, yun. So assumptive closing, no, ulitin ko yung script. Since nagustuhan mo naman yung business, maganda makapag-avail ka na ng package para magkaroon ka ng account kay IM Worldwide and maiposisyon natin yung account mo sa system. Why? Kasi everyday maraming pumapasok. Okay, sabi mo, since everyday maraming pumapasok, maraming nagjo-join, since everyday maraming nagjo-join, advantage, use the word since, advantage, yun yung mga keyword. Okay? Advantage if nakaposisyon yung account mo. Para yung mga susunod na magme-member, masasalo na ng account mo yung mga points na yun. Okay? So that's assumptive closing. Okay, actually, it's also a one-leg closing. Mens, pa-unmute ka kasi may kumakahol na aso, kaya minute ko. Ah, okay po. Ayan. So, ang saan po ako naputol? Ayan. Assumptive po. Ayan, sa assumptive closing. Ayan. So, yun po, no? Okay naman yung script natin sa assumptive closing. Ayan. Na-note naman po ba? Okay. So, how to close the deal? Okay. Make it simple. Okay? How to close the deal? Make it simple.
Okay, make it simple. Huwag mo nang gawing complicated kasi na-preset na yan lahat sa IBP. Ang goal mo na lang, syempre, matulungan siya na mag-decide agad para makapag-start siya sa business. Kasi wala pong negosyo na nagsimula, wala pong negosyo na hindi sinimulan. Lahat ng business sinisimulan, di ba? Pag hindi mo sinimulan, hindi po nagne-negosyo yun. Nangangarap lang po yun, di ba? Kailangan pong simulan. Make it fast enough. Close the deal at least 10 to 15 minutes. You don't need to, alam mo yun, ang closing po, habang tumatagal, hindi siya closing. Kasi ang presentation, dun yung matagal na part. Ang closing yun yung mabilis. Okay? So, yun, kailangan, hanggat may tanong siya, sagot ka lang ng sagot. Okay? Minsan yung tao kaya hindi pa nakapag-decide is may mga tanong pa siya. So, the goal is to answer all their questions, all their doubts kailangan matanggal. Okay? So, you should be ready with proof. Diba? Para mawala yung mga duda niya. Sample, duda siya sa sarili niya, baka di niya magawa. O, isend mo to, ito po, 17 years old, nagawa. Nagka-kotse, nagka-kondo. 17 years old, kumikita po, 6 digits a month. Diba? O, ito po, o, ganito, nagawa niya. O, OFW din po yan. O, diba? So, be ready with proof. Ito nga po, o, 3 days lang, nag-just for you, nagawa. So, para mawala yung doubt niya, tapos yung paano yung mga tanong niya, minsan may mga tanong kasi, for example, paano yung payout, so kailangan masagot mo lang din yan. Then, pag nasagot mo, mabilis na lang din naman yung pagsali. Okay? The more na nag-a-ask yung tao, ibig sabihin, interesado. Ganun na siya kasimple. Diba? Kasi kapag hindi naman interesado yung tao, hindi na siya magtatanong sa'yo. Kasi ayaw niya unang-una sayangin yung oras mo. Tama? So, deliver your plan for the client. The power of nodding, yun yung pagtango. Importante po yun. Okay? Para alam mo yun, ma-mirror mo. Mirroring po ang tawag doon. Ma-mirror mo yung kausap mo. Diba? For example, yung kausap mo, tawag dito, kumbaga, nakaganto. Ganto ka din. Mirroring ang tawag doon. Para, pag nakita, parang nakikita niya yung sarili niya sa'yo. At the back of their mind, nakikita niya yung sarili niya sa'yo. Tapos nakaganyan siya, nakaganyan ka din. Nakikita niya yung sarili niya sa'yo habang nagsasalita ka. So, nakukuha mo siya. That's what you call mirroring. No? The power of nodding, importante din po yun. Okay? And provide options. Okay? Provide options. Ano ibig sabihin ng provide options? So, sample, may mga tao na gusto mag-join on the spot pero hindi pa cash ready. So, may mga options naman na pwedeng pwede niyang gawin para makapag-start siya agad. For example, credit card. Pwede siya mag-credit card. Diba? Pwede siya manghiram. Pwede siya magsangla. Pwede siya mag-utang. So, pwede mong sabihin yon in a way na hindi mo siya tinuturuan magsangla, mangutang, manghiram. Pwede mong sabihin yon third party. Paano? For example, sa presentation ko, hindi nawawala doon si Mentor Kat. O, ito, si Mentor Kat po. Diba, single mom, alam niyo po ba, nung nakausap namin to sa business, may utang po to kalahating milyon sa credit card niya. Diba, na 8 taon niyang hindi nabayaran, kaya tumubo po ng tumubo, naging half a million ang utang niya sa credit card. Pero alam niyo po, nung kinausap namin, ginawan po ng paraan. Diba, imbis na magdahilan siya, gumawa siya ng paraan. Para psychologically, nakakausap mo yung tao, oo nga, no, ba't ako? Magdadahilan pa lang sila, parang naaano siya to ni, kumbaga nata third party mo siya eh. Parang pwede mo kasi iba kasi sinasabi directly. O, pag gusto ko may paraan, pag ayaw maraming dahilan. O, di ba? Parang sinasabi mo directly sa tao na ikaw madahilan ka. Ang dami mong dahilan. Diba? Okay? Wala ka sa paraan. So, iyon, pagka nagkukwento ka, so, ganun lang naman pag-closing, no? Storytelling lang naman din ng presentation. Di ba? People loves to hear stories. Tandaan mo, real stories, mas maganda. Okay? For example, real stories, ha? Mas maganda real stories. For example, ako po, yung anak ko, tsaka asawa ko, kumuha po kami ng health card. Hindi po kami nag-health card dati. Di ba? Sabi ko, lakas-lakas ko naman, ba't pa ako mag-health card? Meron akong narinig na story, napanood sa YouTube na story, ng kilala ko din friend, no? Na sila daw, naregaluhan ng nanay nila ng health card. Naregaluhan. Tapos, yun yung parang Christmas gift sa kanila. Na hospital siya, ang bill nila 250,000. Malaki.
malaki 250,000, pero dahil meron daw siyang health card, wala siyang binayaran kahit piso. Aba, naghanap agad ako, ano yung link na yan, napapiliin agad ako. Diba? Inanap ko agad yung ahente niya. O, yung ahente niya to nasa ilalim, ganyan. So, alam mo yun, kumbaga, ano siya eh, story, real life story. So, yun yung ginagamit ko pag nagko-closing. Ito po si Mentor Catherine Policarpio, ang utang po nito sa credit card, 500,000, 8 taon din niya nababayaran. Eh, yung kausap mo, ganun din, baon din pala sa utang. Diba? Maria siya, parang ako yun ah. Diba? Pero parang hindi, kasi hindi naman siya sinasample. Diba? So, pero nakakot yung attention niya. Kasi nga, alam mo yun, yung parang nakaka-release siya. No? Pero alam mo, ginawa niya ng paraan. Nangutang pa rin pang join. Pero alam mo yung nangyari? 6 months siya tinrabaho sa IAM, lahat ng utang niya bayan. Okay? Lahat ng utang niya, bayad. Ngayon, naka-corbet, libre, 8 milyon. Nakapag-travel sa iba't ibang bansa, libre, Europe pa, hindi basta-bastang travel. Libre na Boracay lang, Europe, Korea, Japan, lahat yan, nahit niya. Ang ganda ng buhay niya ngayon. Diba? Alam mo yun, kumbaga, may properties, grabe lang yung income, ang laki ng organization, nag-top 3 overall. Alam mo yun, so, kumbaga parang nabubuhayan siya ng pag-asa na parang wow, ganyan din yung mangyayari sa akin pagka gumawa lang din ako ng paraan. Diba? Tapos pwede mong tanongin, o sa tingin mo kung nagdahilan si Mentor Kat, meron kaya siyang ganyan ngayon? Oo nga, no, wala. So yun yung parang palaisipan sa utak niya na kailangan ko gumawa ng paraan. So you just tell real life stories to close the deal. You can also tell your own story why you join IAM Worldwide, and that is the best closing technique, no? Yung sarili mo story, yung makaka-relate sa'yo. Ako kasi, sis, kapareho mo ako, WebW din. Alam mo naman, di naman habang buhay pag WebW. Pagdating natin sa Pinas, nangalan din tayo. Kailangan may negosyo tayo. At least ngayon, kahit nasa ibang bansa tayo, kumikita tayo maganda, malakas tayo, nag-start na tayong mag-IM Worldwide. Para yung nangyayari sa mga top earners ng company, yun din yung mangyayari sa atin pag nag-for good tayo. Tama ba? So you can share your personal or real life stories, okay? So the power of planning. So dito pag nag-join ka, okay, after mag-join ka, goal natin, after mag-sign up, i-goal mo agad mag-ROI ka, tulungan kita, 'di ba? Mag-invite ka ako magpe-present, 'di ba? Ask preferred package. Ano yung preferred mong package or ano yung napupusuan mong package? Okay? So ganun siya, 'di ba, sa assumptive closing. So sis, maganda makapag-start ka na agad, then ask mo agad, 'di ba? Ano po yung package? Ano pa lang package yung nagustuhan mo? Okay, ano pa lang package yung nagustuhan mo? 'Di ba? O ano po bang package yung napupusuan mong simulan, 'di ba? So, sabihin niya, "Ah, maganda kasi yung Jade, kaso hindi ko pa ano ng budget." Ah, okay talaga yung Jade. The best talaga yung Jade. Alam mo naman, 'di ba? May voucher pa yan, buy one take one, ang laki ng kikitain mo diyan. Syempre, maximize mo yung marketing plan, 'di ba? Pero maganda naman dito, bigyan mo na option. Pwede ka mag half cash, half credit card. Pwede naman yon. Okay? Binigyan mo na option. Ay, ayoko kasi na may utang eh. O, okay lang. Depende naman sa'yo. Kung ayaw mo, edi pag-call ka. Yun na lang ang mangyayari. Ganito, ganyan. Diba? Siyempre, walang voucher pag-upgrade. Pero choice mo naman yan. Anyway, importante lang naman dito, nakaposisyon ka na sa system. Importante lang naman dito, nakapag-start ka na. Kasi sayang yung mga pumapasok everyday at sayang yung mga kakilala mo. Baka mamaya matap na rin. Alam mo naman, ang IAM Worldwide, sa bugto, buong mundo, hindi lang naman tayo ang may grupo dyan sa bansa natin. Diba? So, ganun. Okay, ganun yung type ng pagko-closing natin, no? Don't put pressure on the client. Just share the benefits. Kasi mafe-feel niya kapag masyado mong pinupush siya. Okay? Basta may kita mo naman dun yun eh, kung interesado eh. Alam mo, meron niya akong ano eh. Meron niya akong nag-pay-in after the promo. Diba? Wala siyang pakialam sa promo. Nung promo, inaalok ko siya. Seed mode lang siya. Pero ngayon, na-ready siya. Nagpadala na lang remittance. Diba? So, ang point lang pala, ang tao pala, pag gusto sumali, promo hindi, sasali talaga. No? So, kumbaga, ano siya, wag mo lang i-pressure kasi, kumbaga, may mga timing niya mga tao kung ano gusto nila. So, dagdagan mo lang yung prospects mo, yung mga kinakausap mo. Okay? So, ang tao na mas pinipilit mo, lalo nagpapapilit. Okay? Be confident, you know the system better. Okay, so ikaw, 'di ba, nag-a-attend ka ng trainings, marami kang natututunan, knowledgeable ka sa negosyo natin. So wag na wag kang matatakot na pasalihin yung kausap mo. Bakit? Alam mo na matuturuan mo siya at alam mo na matutulungan mo siya with the knowledge that you gain through trainings, 'di ba? So you should be confident kasi natutulungan mo yung prospect. Yun yung mindset mo.
Okay? So leverage will never work if there's no plan and action. So we should lead by the system, not by the earnings, no? So which is your team naman has the best system sa kumpanya, kaya talagang lumaki yung team ninyo, no? The power of options, positioning or power lagging closing, which is nabanggit na nga natin sa some team. Cut off, ito yung maganda makapag-start ka na agad. By the way, kailan mo pala de-deposit? Pwede nga, di ba, na-assumptive closing mo na, okay, maganda, magpapadala ako. By the way, kailan mo papadala? Kasi by Monday, cut-off namin. Monday, marami ako ipaprocess sa office. So, better kapag na-iposition ko ni account mo para under mo na yung papasok on Monday cut-off. Di ba? So, okay, sige. Padala ko bukas. O, padala ko Monday. Okay, sige, good. Ito, fill out mo na lang to. Ganto ganyan para ready na. Di ba? Tapos let me know asa para makapag-start na tayo. And ia-add din kita sa group page natin. Ia-add din kita sa group chat natin, sa community group, yun yung term ko. Add kita sa community natin sa Telegram, add kita sa community natin sa group page kapag member ka na. Yun yung term, no? Kapag member ka na, para naman may excitement na sumali siya. Kasi, di ba? Ia-add mo agad, hindi pa member. Ano pa yung reason na, alam mo yun, wala na excitement. No? So mode of payment, sense of urgency, so through the power legging, so nakakaroon ng sense of urgency. Syempre, gusto niya mauna. Okay? Calendar for clients without capital, close the follow-up schedule, realization gawan lang ng paraan. Okay, remember, you are closing the deal for your client and not for the earning. Okay? Show sincerity by saying your willingness to help and support. Show integrity by doing it. Okay? Number one, show sincerity. Gusto mo siyang tulungan. Okay? Show integrity, that's commitment. Pagkasali na siya, dapat talagang masipag kang mentor. Kasi kahit ano pong negosyo, hindi po pwedeng hindi mo tututukan. Hindi po lalago ang negosyo mo pag hindi mo tinutukan. No? So show integrity by being present all the time sa mga training, sa mga activities natin. No? Kailangan active ka lagi, nagpa-participate, then you encourage them to attend those very important trainings and topics, no, para mas maging knowledgeable din siya sa business natin. Okay? So these are the sample rebuttals, no? For example, pag-iisipan ko muna, itatanong ko muna sa wala akong kakilala, but actually those are excuses. Always remember, kapag ang tao gusto, gusto. Pag ayaw, ayaw. It's just a yes or a no, 'di ba? But you have to be patiently answer all their excuses. Okay? So how will you rebut? Pag-iisipan ko muna. You can say, bro, ano ba pag-iisipan mo? Meron ba ako na present na hindi clear sa iyo? Hindi, actually clear naman lahat. Are you sure na clear sa iyo lahat? Are you sure na clear sa iyo lahat na ang ganda ng kikitain mo dito? Are you sure na clear sa iyo lahat na marami kang matutulungan dito? Mababago buhay mo dito? Are you sure clear sa iyo 'yon? Oo, clear sa akin yun. Okay, parang niremind mo sa kanya. So, ano yung pag-iisipan mo? Diba? Kailangan alamin mo yun. Problema ko pera. Wala pa akong pang join. Diba? Alam mo, pwede kitang tulungan dyan. Pwede mo na Okay? Pwede ka muna magbenta ng products. Pwede mo sabihin yun. Pwede ka muna magbenta ng products. Diba? Para makapag-start ka. Yung mapagbebentahan mo, okay, sample, hanap ka ng tao na bibili ng 20 boxes. O, de-member ka na ng silver. Diba? So, kumita ka pa dun. Diba? Itatanong ko muna sa asawa ko, sa kapatid ko. Do, ano naman sa magandang sagot mo dyan? Alam mo, parehas tayo. Diba? Actually, marami na rin ako narinig na ganyan. Pero alam mo ba, lahat ng mga nagsabi ng ganyan, karamihan, hindi na sumali. Diba? Parang, dinediretso mo na siya na, alam kong hindi ka sasali. So, ang gagawin niya, hindi naman, di ba? So, bibigyan mo siya ng idea, bakit hindi na sumasali? Kasi una-una, yung mga tao na, na pagtatanungan nila, hindi naman alam yung negosyo na to. Hindi naman sila nakapakinig ng business. Di ba? So, definitely, they can give you a wrong answer. Okay, the problem in this world is people, no, want a right answer pero they asked the wrong person, no? Okay, so kumbaga, kung gusto mong, kung may sakit ka, tanong ka sa doktor. Kung may papagawa kang bahay, pagtanong ka sa architect, tanong ka sa engineer, kasi sila mas nakakaalam yan, no? Kung may gusto ka malaman na recipe, tanong ka sa chef. Pero kapag gusto mo matutunan about IM Worldwide, tanong ka sa mga naga-IM Worldwide. Tama? So asking question from other person is actually, it's a no. Diba? If you, kumbaga, ikaw nakita ng negosyo, ikaw yung mag-decide. Diba? Okay?
Eh, hindi, pero kasi ano, hindi mo ko naiintindihan eh. Kasi asawa ko yun. Ano, intindihan kita? Okay, don't worry. Di ba? Pwede natin kausapin yung asawa mo. Pwede mong invite sa presentation natin. Then from there, doon kayo mag-design. Pero kung tatanungin mo siya agad kung maganda yung IAM Worldwide, hindi niya pa nakikita, definitely, he will give you a wrong answer. No? Okay, tandaan nyo yung decision mo. Okay, yung decision mo ngayon will affect kung ano yung mangyayaring resulta sa'yo next year. Pwede mo sabihin yun, yung result, yung decision mo ngayon mag-affect yung next year. Kasi bakit? Kung ano yung resulta mo this year because of your decision last year, 2020. So if you want, kumbaga, if you want a better result by 2022, kailangan you made the right decision this 2021. Diba? So the point is, huwag mong gawin yung business. Sige, huwag mong gawin bro yung business. Gawin mo kung ano yung ginagawa mo ngayon. Work ka lang, bahay, work ganyan, bahay. Next year, anong meron sa atin? 'Di ba? Pero tanong ko sa iyo, pag gawin mo si business, IAM Worldwide next year kaya, gawin mo seriously. Pagtulungan natin yung business, sabay natin gawin yung negosyo next year. Ano kayang meron sa iyo? Baka sabay na tayo nagda-drive ng dream sports car natin. Baka sabay na tayo nakatira sa dream house natin. Baka sabay-sabay na tayo nagta-travel sa dream destination natin. Tama? So at least binibigyan mo lang sila ng vision. Pag di ka sumali, ito yung mangyayari sa iyo. 'Di ba? Pag sumali ka, hindi possible na mangyayari sa iyo. Wala akong kakilala or ma-refer. Huwag ka mag... Yeah, marami to. Common to. Yung bagong direct ko, yan yung sinabi. Mag-join ako pero wala akong ma-refer ha. Diba? Kasi feeling ko wala akong mapapasali dyan. Kasi mahihain akong tao. O, kailangan mag-match kayo. Kailangan mag-match kayo. No? Kung hindi kayo mag-match, pwede kang gumamit ng ibang tao. Kasi ako, magmamatch kami. Kasi estudyante ko nag-start eh. 15 years old eh. Nag-start ako, alam niyo po sir, nag-start ako sa gantong business, 15 years old estudyante. 'Di ba? Yan din po yung fear ko na wala akong mapasali, pero mali po pala ako. Kasi marami po pala yung hindi nating kakilala kaysa sa kakilala natin. Okay? Kaya don't worry kasi tuturuan ka namin kung paano ka pumakapag-tap ng maraming tao na kung saan tao mismo yung lumalapit sa iyo. Parang ganito sir, ikaw po hindi kita kilala. Pero ikaw yung nag-inquire sa akin. Tama? Hindi tayo magkakilala. Tuturo ko sa iyo yan once na member ka na. Once na member ka na. Ganun lagi. Para mag-member muna. Huwag mo muna ikukwento lahat. Ituturo lahat. Hindi pa kasali. Tama? So, kumbaga, for example, dito, 167 tayo dito. Lahat dito for sure member. Kasi hindi mo ma-appreciate ito kung hindi ka naman member. Tama? Okay. Wala akong budget ngayon. O, di ba? O, kailan tanong, kailan ka magkakaroon ng budget? 'Di ba? Kasi sayang yung time. Bakit hindi mo muna gawa ng paraan kung may budget ka naman by next month? Bakit hindi mo i-advance ngayon? 'Di ba? Hiram ka muna sa makakilala mo. 'Di ba? O bakit hindi na lang ikaw magpahiram sa akin? So dito na experience. 'Di ba? Hindi na lang ikaw nang pahiram sa akin, mayaman ka naman. Alam mo, pwede kong gawin 'yon. 'Di ba? Pero hindi kasi 'yun yung practice ng company natin. 'Di ba? Kasi kagaya mo kami, wala din pang join nung na-invite dito, pero gumawa lang din ng paraan. 'Di ba? Mas ma-appreciate mo kasi ang isang negosyo pag ikaw mismo ang gumagawa ng paraan. At saka marami na rin kasi kaming history ng mga tao na ganyan, 'di ba? Na pinauhanan namin pero hindi na po nagbayad. 'Di ba? Kaya iba po talaga kapag ikaw mismo yung gumagawa ng paraan. Kaya hindi po practice sa amin po yung ganyan. Ako hindi talaga ako nagpapera pag di ko kakilala. Diba? Kahit nga kakilala mo, hindi na nagbabayad eh. Yun pa kaya hindi mo kakilala. Tama ba? Kaya wag niyo po gagawin practice kahit sabihin natin top 1 ka pa. Kahit bilan mo pa siya ng 10 jade at kaya mo. Di ba? Gawa niya ng paraan. Gusto niya magnegosyo, pwede ba? O ganito, pwede ba? Gusto mo mag-franchise ng Jollibee. Sasabihin mo kay CEO ng Jollibee, pa-utang po muna. Babayaran ko na lang pagka kumita ko. Labas. Guard, labas, wala tong pang-franchise. Okay? Alam mo yun, lahat ng negosyo, kung gusto mo, dapat may pangpuhunan ka. Tama ba? Magbe-business ka eh. Di ba? Okay? Wala akong time dyan or busy ako. O, di ba? O, alam mo, kaya mo gagawin yung business kasi wala kang time. Di ba? Isipin mo, ilang taon ka na. O, hanggang ngayon, wala ka pa rin time. Bakit? Kasi walang leverage sa ginagawa mo. Singleness. 'Di ba? Huwag kang mag-alala, ganyan din ako before. Para hindi siya ma-hurt, pwede mong gamitin. Alam mo sa ginagawa ko before empleyado ko, wala ako talaga doon oras. 'Di ba? Tali ako sa work ko tapos fixed pa yung income ko. Alam mo nagustuhan ko sa negosyo na 'to, pwede ako magbakasyon anytime. Pwede ako lumipad ng ibang bansa anytime. Bakit? Leverage. Mapaparami mo 'yung sarili mo through other people. 'Di ba?
So yun yung system ng negosyo natin, leverage time and financial freedom. And that is the reason why you will join this business, para maparami mo yung sarili mo, maduplicate ka. Para naman sa susunod, marami ka ng oras sa sarili mo, hindi na lang puro trabaho mo at ang boss mo ang pinapayaman mo. Tama ba? So baka di ko yan kaya, hindi ko yan linya. Do show proof, ito po yung mga tao, 17 years old, no, lahat ng bagay kaya mo. Okay, lahat ng bagay kaya mo basta gusto mo. Okay, at saka huwag kang mag-alala kasi libre ang training dito, ituturo lahat ng mentors mo kung paano yung gagawin mo sa business. No? So, marami po bang natutunan mga mentors? Diba? I hope marami tayong natutunan at na-take down note natin, ma-apply po natin and maituro din natin sa mga next leaders natin. Okay? So, ang lagi lang natin tatandaan sa negosyo natin, this is a long-term business. Diba, mentor, ang swerte nyo naman, ang swerte nyo, swerte nyo. Yun lagi naririnig ng iba, puro swerte, pero hindi mo alam kung paano yung hirap na pinagdaanan ng mga tao po na successful sa negosyo po natin. They sacrifice a lot. Diba, kumbaga yung tipong halos wala na silang time sa family nila, sa loved ones nila, sa asawa nila. But yun yung kailangan. Okay, delayed gratification. Delayed gratification in a sense na pay now, play later. Okay, pay now, play later. Lagi mong tatandaan, ngayon sacrifice, ngayon pagod, ngayon hirap, okay lang. Diba? Kasi after 3 years, 5 years, pwedeng nagpi-play ka na lang. Diba? Or ang mangyayari ngayon, play now. Enjoy, relax muna, petix muna, hindi mo itodo, then pay later. Ang hirap naman nun. Masarap po na bata ka pa lang. No? Kagaya po natin, at age of 25, we're earning millions already. We're saving millions already. Diba? Because nag-start tayo 15. Ilang years, 10 taon sa industry. Because imagine yourself, at after 10 years mo gawin yung business, 5 years nga lang because of IM Worldwide, di ba? Alam mo yun, you own your time, di ba? Super leverage ka. Alam mo yun, money is not an issue anymore, di ba? So, kumbaga start young. Okay, ngayon pa lang magsimula ka na agad. 3 years, 5 years mo hatayin yung business. Delayed gratification muna. Ako po, sa totoo lang, hindi po ako, nung bata ko, wala po akong, hindi po ako napabarkada. Di ba, syempre, sino ba naman yung ayaw nun? Yung gimmick, gala. Marami po akong na-miss out na ganyan. Pero okay lang. Kasi ngayon, di ba, ako, nage-enjoy yung mga kabatch ko. Ano nangyari? Nagtatrabaho. Kanda ko ba kakatrabaho? May mga anak, may mga asawa, hindi kayang buhayin. So, alam mo yun, pupunta pa ng malayong lugar para magtrabaho. Di ba, tayo ngayon, nasa Pinas tayo, kasama natin yung pamilya natin, di ba, we're living the life, and of course, syempre, may mga malalaking pangarap pa tayo sa buhay kasi marami tayong responsibility kagaya ng mga members natin. Okay, yan yung po yung responsibility natin, yung mga members natin. Kapag minsan feeling mo parang nawawalan ka na ng purpose, parang okay na ako, parang bakit ko pa kailangan yung business, isipin mo lang yung mga taong napasali mo. Diba? Yung mga taong napasali mo na, actually si Mentor Aryan, si Mentor Mike, pwede na po yung mag-retire, sa totoo lang. Super laki na po nang inikita, hindi na nga po sila nawawala sa top eh. Diba? 1 to 5, super leverage na po sila. Pero ang huhukot ka ng purpose sa mga downlines mo, yung mga napasali mo, hanggat may mga downlines under you na lumalaban, may mga pangarap sa buhay, gusto mabago ang buhay, tuloy lang. Diba? Doon ka po humugat ng lakas para alam mo yan, hindi mo maiisip yung tatamarin ka, maglalaylo ka. Alam mo kasi hanggat may downline kang nahihirapan, may mga downlines ka na hindi pa nagiging successful, yun yung motivation mo para hindi ka tamarin. Okay? So with that, thank you so much, mentors. I hope na kumbaga naging productive and naging memorable yung araw po natin na nakita-kita tayo at marami kinatutunan. Hope to see you soon. Support po natin lagi yung mga trainings po ng team and ng company po natin. God bless you all, King Titans. Mentor Marlon, pag-pray ka po muna namin for a thankful day. Yes po, thank you po. Ayan, Father God, thank you so much for the life of Mentor Marlon Santos, Lord God. Salamat po at siya po ay inspirasyon sa aming kumpanya, Lord God. Thank you, Lord, sa wisdom, Lord God, na binigay mo sa ngayong araw na to, Lord God. Na bless po yung Team Titans, Lord God, and i-bless nyo din po, Lord God, yung team ni Mentor Marlon, and we claim, Lord God, for yung diamond niya, Lord God, at yung mga tamang tao, Lord God, sa organization niya, Lord God. Thank you, Lord God, dahil never nyo po kaming binigo sa mga speaker na binibigay po yung best nila, Lord God, sa Team Titans, Lord God. I pray, Lord God, na
lahat ng mga mentors dito, Lord God, ay gamitin po nila, i-apply lahat po ng knowledge na binigay po ni Mentor Marlon. And Lord God, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin na maging instrument, Lord God, na marami pang mabagong buhay, Lord God, dahil sa business na Lord God. We pray, Lord God, na sa araw na to, Lord God, ay kayo po ang maging lakas at maging sandalam namin, Lord God, sa aming mga decision, sa aming mga action, Lord God. We pray also, Lord God, sa aming company, Lord God, sa aming BODs, Lord God, na patuloy po na, Lord God, na tumutulong sa bawat distributor, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat po ulit sa buhay ni Mentor Marlon at sa pamilya niya, Lord God. Thank you so much, and we pray, Lord God, in Jesus' name, amen. Thank you so much, Mentor Marlon. Pwede po bang mag-picture po muna? Thank you, Mentor. Mentor Marlon, pa-picture po muna sa iyong. Ayan, para... Ayan po, pa-sign po. Ayan, mga mentors, pwede na pong mag-screenshot kay Mentor Marlon, ha? 1, 2, 3, go. Wait lang po. Ayan, tapos, pa-open po ng cam lahat para kasama po si Mentor Marlon sa ating, ano, ayan. 1, 2, 3, go for the activity today. Smile. Ayan, mabilis lang to. 1, 2, 3, go. Second page. Make it sure open po yung camera nila para kita ng, ano, no, ng mga client. Okay, gusto ng tao, masipag po yung sasalihan nila. Ayan. Last page, kailangan nakikita po yung mukha. Ayan. Again po, thank you po, Mentor Marlon Santos. Grabe, thank no? Na si Mentor Marlon Santos, I think hindi okay yung pakiramdam, pero binigay niya po yung best niya ngayon sa atin, no? And Mentor Marlon, next time na kami magtatanong, I know na parang nabasa ko may kasunod na naman na mentoring after us. Okay, sunod-sunod yung ano, no? Pero sulit na sulit, and ako ano, no, personally, grabe yung natutunan ko sa pagko-close down deal. Again, pwede po kayong mag-unmute para personal po kayo magpa-thank you kay Mentor Marlon Santos. Thank you po. Thank you, Mentor Marlon. Thank you, Marlon. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Mentor Marlon. Thank you po, Mentor Marlon. Thank you po, Mentor. Thank you, mga mentor. See you tomorrow. Ayan, tomorrow, okay, excited ulit tayo kasi bukas Diamond Mentor po ang mag-training sa atin, and also, syempre, Millionaire Circle at ang dami din tulungan. See you all, Titans! Congratulations! Thank you, everyone. God bless us all. Bye po. God bless. God bless. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor. Thank you.